And personally, yung dalawa. Ano po sabi niya, Presidente? I'm not at liberty to reveal the details of our conversation. It is a privileged communication between us. So, basta, tingnan lang yung mukha ko, nakangisi. Yun na. Sir, positive development? Basta, nakangisi ako, nakasmile. May assurance. I don't have to reveal the details. Basta, happy ako, happy. Happy. Sir, yung sa dinner po, ano pa po yung ibang mga napag-usapan? And ano po ba yung details about that dinner? Was President Marcos invite yung mga senators for that? Paano po ba, sir? Yes, hindi naman kami pupunta doon kung wala invitation. Alangan naman kami senador ang magsabi sa kanya, Mr. President, invitahin mo kami dyan. Para saan po yun, sir? Masabihin niya, kakapal ninyo. Diba pa, invita pa kayo? He invited us and the First Lady. Yung first couple lagi binasabi for dinner, social lang ako lang, casual lang na dinner. Sir, si Congressman Manuel, mapa-imbestigahan niyo ba? Titingnan natin, with all those voluminous revelation, it said a lot, yung mga revelation ng mga estudyan na mga former rebels na yun. Sir, kung mapatunayan na membro ka siya ng CPP, ano yung magiging pangis sa kanya? Pinapatunayan na ng mga former rebels. Yung mere membership of the CPP is not a crime. Pero yung pagre-recruit niya ng mga bata na magiging membro ng NPA, that is a crime. Basihan natin yung ating Anti-Terrorism Act. Krimen yan, yung pagre-recruit. At very clear, sinabi ng mga former rebels na nagre-recruit siya para mapunta sa NPA. Pero sir, mag-file kayo ng resolution. Resolution, Senate resolution. Pag-aralan muna namin how to deal with it. Sir, wala na yung parliamentary courtesy kasi kapwa mambabatas niyo yun, di ba, sir? Oh, kaya nga sinasabi ko, my love for this country goes above and beyond parliamentary courtesy. Ha? Was lamang doon ng aking pagmamahal sa aking bansa. Pero sir, paano yung magiging proseso pag paano po yung process normally kapag gano'n na kapwa lawmaker yung i-investigate? Well, we have laws. We have existing laws na pwedeng na-violate. So, liable siya kung na-violate niya yung batas, particularly yung recruitment. Yung pagre-recruit ng mga kabataan papunta sa NPA. Sinabi pa nga nung isang resource person natin, na former rebel, sa ilang days siya doon nag-stay sa kampo. Pero ipakita lang doon talaga doon sa mga nirecruit niya na nandun siya. Pumunta siya sa mga kampo doon sa Mindanao. Sinabi nung mga former rebels. Paano yun, sir? Legislative inquiry on 88? Hindi na kailangan. Tingnan na lang ng mga government agencies natin na responsible para dyan sa investigation, kung anong pwede lang gawin. I will use my oversight function, ang aking committee, kung anong dapat nilang gawin para aksyonan ito. Hindi natin pwede pabayaan yan. Hindi po pwede pabayaan yan na mamayagpag yung mga tao na yan. Nasa gobyerno sila, meron silang nag-swear sila as a congressman, ha? Nag-swear yan. All the constitutional dapat lahat ng mga saligang nasa saligang batas na pinaata mga batas na pinaiiral ay susundin natin, di ba?